guys. Good morning. God bless po sa inyo lahat. Godi, God bless you. Guys, pag-usapan natin ngayon kung ano nga ba ang magandang pang-invest na papasukin natin, lalo na tayo ay tumatanda na, sa mga wala pa masyadong pera at sa mga bagong pension dyan at magpipension pa lang, please ilaan nyo nang mabuti ang inyong kaperahan bago kayo pumasok sa mga investment na alam nyo yung walang kasiguraduhang pag-invest, tapos sa bandang huli may scam lang din kayo, mauubos sa wala ang inyong mga pera. Kasi guys, marami ngayon namang alam na, hindi ko na ito na hanap buhay, naghahanap ng hanap buhay sa madali ang pera. Mapapaniwala tayo na malaki ang kikitain natin, mag-invest lang tayo ng ganito at malaki ang tutubuin natin. Please lang guys, maghunos dili po kayo sa mga ganyang investment na malaki ang kikitain nyo. Maglagay lang kayo ng ganitong pera at ang kikitain nyo ay ito, doble-doble na. Please, pag-isipan nyo po ng mabuti guys. Katulad ko, may edad na rin ako, going 50 na rin ako. So, nag-iisip ako ng magandang pang-invest na hindi ako malulugi at in the end, mapapakinabangan ko talaga ang aking ini-invest. Number one guys, ang bahay. Number two, ang lupa. Number three, impito. Sa mga magre-retire dyan, sa mga nagre-retire na po, mabuting gawin nyo. Kung ayaw nyo naman bumili ng bahay, kung mayroon kayong bahay, okay lang. Bumili kayo ng bahay para paupahan nyo. Kung ayaw nyo ng ganon, bumili kayo ng lupa, patuyuan ng bahay, at paupahan. Ngayon kung ayaw nyo paupahan, yung lupa na yan ay tutubo nyan. Malaki ang value nyan pagdating ng 1-2 taon, 3 taon. Mas dudubli pa ang value ng lupa na inyong binibili at hindi madadown, hindi babagsak ang inyong puhunan at hindi mababawasan na inyong puhunan. Bagkus pa mga madam, ang inyong pinupuhunan sa lupa or bahay at lupa ay magiging pataas, hindi po kayo malulugi niyan. Ito ngayon ang impito. Ang impito mabus madam. Sa mga may pera dyan, kung gusto nyo magma-monthly ng 500 monthly sa impito, pwede rin. Intact ang inyong puhunan yan, ang inyong monthly. Ang inyong tutubuin guys sa impito ay dumidepende sa mga naglo-loan ng pag-ibig, naglo-loan ng housing sa pag-ibig. Habang mas maraming naaprubahan sa housing loan ng pag-ibig, ay mas malaki ang tubo nyo sa impito. Ang puhunan nyo sa impito ay hindi bababa sa inyong ini-invest, kundi tataas. Eto guys, kung mayroon kayong 100,000, kaysa naman ipahiram nyo ang 100,000 nyo or ilagak nyo sa bangko ang 100,000 nyo, magkano lang ang tutubuin sa bangko kung inyong ilalagay yung 100,000 sa bangko? At kung ipapahiram nyo naman ang 100,000 nyo sa tao na nangangako ng tubong ganito, please lang guys, wag na kayong magbabaka sakali sa ganon. 50-50 ang pera nyo dyan kapag sa tao nyo ipinapahiram. Bakit ko nasabi guys? Naranasan ko na po kasi yung mga ganong mga bagay at naging mitsa pa ng buhay ko sa pagpapahiram ko ng pera dahil sa pangako niya na ganito ang tutubuin, ganito ibabalik, ganito at hinding-hindi mababaliwala ang pagpapahiram ko sa kanya. Alam mo yung mga lahat na lang guys na mga gandang salita na binibitawan ng taong hihiram sa iyo. Binitawan niya na para mapagbigyan mo siya. At in the end, naging mitsa pa ng buhay mo. Namuntik mo ng ikinamatay dahil sa pagpapahiram mo. Although guys, hindi naman ako nangaaway kapag ako ay nangihiram ng pera.
nagpapahiram ng pera, tapos kailangan ko na yung perang hiniram niya, kailangan ko na siyang singilin. Hindi ako nangaaway, guys, actually, nahihiya nga po akong maningil. Kapag ako nagpapahiram, nahihiya akong maningil. So, nung time na yun, yung pinahiram ko ng pera, tinanong ako ng asawa niya kung anong sadya ko dun sa kanyang asawa, bakit ko pinupuntahan at bakit ko binibisita. So, sinabi ko mayroon siyang utang. Galit na galit yung asawa sa akin, bakit ko daw sinabi. Buntik na akong binaril, buntik na akong pinatay. Dahil sa pagsasabi ko dun sa asawa niya na may utang siya. So, pagdating talaga sa utang, guys, 50-50 talaga ang buhay mo niya. 50-50, maibabalik pa yung pera mo. Kung ikaw ay nagnanais, guys, for good, para sa kinabukasan mo, sa pagtanda mo, na mayroon kang pera sa pagtanda mo, na hindi ka maging kawawa, mayroon kang pambayad sa mag-aalaga sa'yo, mayroon kang sustento sa sarili po pagbili ng maintenance mo, please, gawin nyo ito habang maaga pa lang. Kung mayroon kayong 100,000, more than 100,000, mas maganda, guys, ilagak nyo na sa Impito Pag-ibig Fund. Ang Impito Pag-ibig Fund, guys, ay intact yung inyong puhunan. Halimbawa, guys, maglagay kayo ng 100,000 good for 5 years. Ngayon, guys, yung pera nyo na good for 5 years, pwede nyo namang ma-i-withdraw yan kung kayo na kailang kailangan. Pwede nyong makuha yon anytime sa panahon ng emergency. Dangan nga lang, guys, kunting-kunti lang yung tubo. Hindi katulad nung aabot talaga ng 5 years contract yung inyong pera doon sa Pag-ibig Fund, yun ang tinatawag na Impito, mas malaki ang tutubuin. Hindi kayang ibigay ng bangko, hindi kayang ibigay ng matitinong manghiram sa'yo doon sa interest ng nilaan mo nang inilagay mo doon sa Impito. Halimbawa, managlagay ka ng 100,000 for 5 years. Yung 100,000 for 5 years, guys, ay yung tubo natin doon ay nagbabase yan, guys. Nagbabase doon sa mga taong inaaprubahan mag-loan sa Pag-ibig Fund. Yung sa mga housing loan. Habang maraming naaprubahan ng housing loan doon sa Pag-ibig, ay mas malaki ang ating tutubuin doon sa Impito. Yes, guys, mas malaki ang tutubuin natin. Tumutubo siya hanggang sa, yan, pataas ng pataas talaga, pataas ng pataas. Subukan nyo na lang, guys, maganda talaga. Maganda talaga ang mag-invest sa Impito. 100% kung i-recommenda po sa inyo, walang kahirap-hirap, hindi na kayo mag-iisip. Walang lugi. Eto kasi, guys, kapag sa lupa kayo mag-i-invest, eto kung gusto nyong ibenta, kung ayaw nyong patayuan ng bahay, kung gusto nyong ibenta, some years, someday, kung mataas na yung value ng lupa, ibibenta nyo. So, ito, mag-iisip ka pa, maghahanap ka pa ng buyers. So, i-deal mo pa dun sa buyers kung siya ang magbabayad lahat, kung akupahin niya lahat. So, i-deal mo sa buyers kung sasagutin niya ba yung gain tax lahat, kung sino sa inyong dalawa ang mag-ano ng gain tax. May posibilidad, guys, na maghahanap ka pa ng broker para matulungan kang ibenta yung pag-aari mo, or ikaw mismo ang maghahanap ng buyers doon, magpo-post ka sa internet. Pangalawa, kapag pinatayuan mo naman ng bahay ang lupa mo, siyempre, mag-asikaso ka pa, kukuha ka pa ng permit para pagpatayo dun sa bahay mo. At yearly or monthly or yearly, magbabayad ka ng tax. Siyempre, hindi mo malalampasan yan, guys, kasi may pag-aari ka, may property ka. Taon-taon ka magbabayad sa BIR ng tax kapag mayroon kang bahay at lupa, o kahit na lupa man lang, taon-taon mong babayaran yan. Ganon din sa paupahan, guys, magbabayad ka ng monthly dues, magbabayad ka ng
yun, kung ano man yung babayaran dun sa loob ng samaan, yun ang babayaran mo. Tapos kapag nagka-problema ka pa sa umuupa sa'yo, mas maganda guys kapag nagpapaupa ka ng bahay guys, ha, ipaubaya mo na lang sa admin. Sa admin ng village, sa admin ng subdivision, ipaubaya mo na lang sa kanila ang paghahanap ng tenant, ang paghahanap ng mangungupahan para sila na yung bahala. Kapag namumblema ka man sa umuupa sa'yo, sabihin mo na lang sa admin, oh, ito, gusto ko nang paalisin to. Sila na yung bahala, magpapaalis. Iiwanan nila ang bahay mo nang wala silang utang. Ngayon, kung mayroon man silang sira dun sa bahay mo, yung kanilang advance at deposit, ay hindi na nila pwedeng galawin yun. Kundi, gagamitin mo yun sa pag-repair kung ano man yung mga nasisira nila doon sa bahay mo. So, yun lang yung kagandahan guys, na kapag nagpapaupa ka sa bahay mo, ito turn over mo na lang dun sa admin. Sila na ang bahala sa lahat. Hindi ka na mamumblema kaysa susuluhin mo lahat. Kapag sinulong mo lahat guys, na ikaw maghahanap ng tenant, ikaw maglalagay dun sa tao sa bahay mo, kapag may problema, lulutasin mo mag-isa. Yung kagandahan lang kapag dinaan mo sa admin, sila na yung bahala. So, hindi ka na mag-iisip. Tatawag ka na lang sa admin kung anong problema dun sa nangungupahan sa bahay mo. So, yun yung kagandahan, guys. Kapag nagpaupa ka ng bahay, na ituturn over mo sa admin. So, yun, guys. Yan, magandang pa-invest natin ang lupa, bahay at lupa, at yung impito. Ang pinaka number one, hindi ka mamublima, guys, ay itong impito. Yes, impito. Ilagak mo lang ang pera mo doon ng 5 taon. So, 5 taon. Maghihintay ka na lang ng tutubuin. Pero guys, kapag mahina ang mga housing loan sa pag-ibig, mahina ang mga loan sa pag-ibig, katulad ngayon pandemic, humihina yung mga loan ngayon. So, apektado po lahat. Susunod po lahat yun guys. Kung anong hina ng market sa mga housing loan, mahihila din ang inyong tubo sa inyong impito. Pero ang kagandahan lang dun guys, ay hindi bababa sa puhunan ang inyong pera na inyong inilagak doon. So guys, marami pa tayong pag-uusapan sa susunod nating pagkikita. Pag-usapan natin ang klase ng iba't ibang magandang investment for good para sa ating pagtanda, may nilalaan tayo. So yun, kung bago pa lang kayo sa aking channel guys, please don't forget to just subscribe and press the button below and select all para update kayo sa lahat ng videos. Ayun nga pala guys, pag-usapan natin. Alam mo itong si... Bawal na pag-usapan ngayon guys, pero ibubulong ko lang sa inyo. Itong si Francis Leo Marcos. Napanood nyo ba yung guys na nag-usap sila ng kanyang kapatid? Yung alam mo yung tumawag sa telepono yung kapatid niya si Pinky Marcos. Naiiyak talaga ako yung guys. Kasi alam mo, more than 33 years na pala silang hindi nagkita. Hinahanap na nga. Nung panahon nga hindi sila nagkita, laging umuwi dito sa Pilipinas itong si Pinky Marcos para hanapin ang kapatid niya si Francis Leo Marcos. Hindi siya makikita dahil itinago siya guys, itinago siya ng mga magulang niya at pinapaalagaan siya kay Remedios dun sa nanay ni Pastor Jam Mangusin. Doon siya pinapaalagaan para lang mailigtas yung buhay niya kasi hinahunting siya guys, yung alam mong inaano siya ng mga first family. Dahil guys, alam mo kung bakit siya itinago sa first family para lang mailigtas ang buhay niya. Malaking kayamanan na iniwan sa kanya guys. Alam mo yung 400
400 metric tons na ano na gold bar. Siya ang inilagay na signature ni Ferdinand Marcos. At ang nakalagay pa sa diary, itong si Francis Leo Marcos ay patatakbuhin na may katungkulan dito sa Pilipinas para matulungan ang Pilipinas sa paghihingalo. At isa pa guys, itong si Ferdinand Marcos, ang mga Marcos ang may malaking foundation sa buong mundo. At ang kanilang ang 400 metric tons ng gold bar ng mga Marcoses. Kaya hinahanap itong si Francis Leo Marcos ng kanyang kapatid noon pa na hindi niya makita-kita. Kung saang lupalop na siya naghahanap dito sa Pilipinas, hindi niya na makikita, hindi niya makikita ang kapatid niya. Kung hindi nangyari itong nakulong siya, na pinagbintangan siya ng kung ano-anong mga kaso, hindi niya malalaman kung nasaan na ang kanyang kapatid. Alam mo guys, malaking purpose kung bakit hinahanap siya ng kapatid niya. Malaking kayamanan ang iniiwan sa kanya ng kanilang ama para itulong sa mga mahihirap dito sa Pilipinas. Kaya kita mo naman si Marcos, si Francis Leo Marcos guys, kung paano siya kasigasig tumulong sa mga Pilipino na pinag-initan ng First Family at kumuha ng mga bashers, ang mga First Family, kumuha ng mga trolls, kumuha ng mga kalaban, binabayaran para sirain at sirain, sirain at sirain si Francis Leo Marcos. Yan ang katotohanan guys. Ang katotohanan sa likod ng pagpakulong kay Francis Leo Marcos ay yung mga First Family ng mga Marcos. Si Bongbong, Amy Marcos, sila ang may pakana sa lahat. Kawawa yung tao, tumulong lang, pinakulong pa. Dahil pinag-initan, takot, tumakbo ng kung anong katungkulan dito sa Pilipinas. So sinabi naman ni Leo na hindi siya tatakbo. Kahit na yun pa ang ibinilin sa kanya ng kanyang ama, ni Ferdinand Marcos at yung kanyang ama na si Pisipico, ipinagbilin kung ano ang dapat niyang gawin tungkulan dito sa Pilipinas. Malamang daw ay hindi niya susundin dahil ngayon pa nga lang wala siyang kaplano-planong tumakbo, pinag-initan na siya. Pinakulong siya ng walang kasalanan, pinagbintangan ng kung ano-anong mga kasalanan. So yun, sa mga nagbibintang kay Leo Marcos, pinapakitaan lang nila kung sino ang karapat-dapat na umupo para tulungan ang naghihingalong Pilipinas. Hindi para mangurakot. Kadalasan kasi sa mga nakaupo, nangungurakot. Pero itong si Leo, itong si Francis Leo Marcos, wala siyang katungkulan pero mas malaki ang naitulong niya sa bansa. Pero mo guys, kinasuhan pa siya sa bagyo dahil sa pamimigay niya ng salamin. Original pa yung pinamibigay niya yung salamin, Chanel. Oh, di ba? Angara, Chanel pa. Ngayon, kinasuhan siya ng mga optics sa Baguio dahil hindi na sila kumikita. Wala na silang kita dahil maraming pinamimigay si Leo na salamin sa mata para sa mga mahirap. Ngayon, nababawasan yung kanilang income. Wala na sila ngayon kinikita. So ngayon, yun lang yung nagiging kaso niya. Pero yung human trafficking, estafa, kung ano-ano pa, walang katotohanan. May mga testigo nga sila, hindi naman tumatagal. Nagtatanim lang sila ng mga kasalanan para makulong
si Leo Marcos. So yun, God bless na lang po tayo guys. Kaya kahit na sa panahon ngayon na ganito, ligtas tayong lahat. So ako guys, hindi na mawala sa akin dito sa aking ito, Mindoro. Sa harap ng Mindoro, pagpasok mo ng Mindoro, hindi na mawala sa akin itong Biblia. Lagi akong mayroong Biblia. Yan. Dito ko siya nilalagay palagi, guys. Yan. O siya, guys, hanggang sa muli. Hanggang sa muli natin pagkikita, guys. Pag-uusapan natin ulit ang magandang pang-investment. So, kung sino man yung gustong mag-comment, guys, gustong mag-suggest, suggest lang po kayo. Mag-comment lang po kayo dito sa ibaba. See you, guys. Bye-bye.